Dear Papa Dudut, una po sa lahat ay binabati ko kayo at ang lahat ng ating mga kapuso at kabarangay ng isang magandang araw. Ako po si Aya, 24 years old at laking Valenzuela. Pero bumukod na rin po ako sa pamilya ko noong ako'y nagtatrabaho na at nangupahan sa isang maliit na kwarto malapit sa call center na aking pinagtatrabahuhan sa Mandaluyong. Isa po ako sa mga masugid ninyong tagapakinig at halos araw-araw po akong nag-tune in sa inyong programa sa tanghalian bago ako matulog. Sa katunayan nga po ay matagal ko ng balak na sumulat sa inyo pero ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob nang nalampasan ko na ang aking problema. Ito po ay tungkol sa aking ex-boyfriend na si Ron. Siya po ang aking unang boyfriend at nagkakilala kami sa una kong call center na pinagtrabahuhan. 1 year po ang tanda niya sa akin. At nang nagkakilala kami ay kakahiwalay niya lang din po sa kanyang ikalawang girlfriend. Bago po naging kami ni Ron ay crush ko na siya, Papa Dudut. Cute kasi siya. Tahimik, mukhang bad boy at sa katunayan nga po ay ang codename namin sa kanya ng mga office mates ko na may mga crush din sa kanya ay Ruru. Dahil may pagkakahawig siya kay Ruru Madrid. May pagka-loner din po siya. Hindi masyadong nakikihalubilo sa mga tao. Kaya mas nagiging ma-appeal po siya sa aming mga girls at gays dahil may pagka-mysterious po siya sa kanyang aura. Ni sa hinagap ay hindi ko po akalain na magiging close kami ni Ron. Dahil nga po parang wala siyang pakialam sa mga tao. Pero nang naging magka-teammate po kami at naging magkatabi sa cubicle, ay doon na nagsimula ang aming pagkakaibigan. Noong una ay matipid pong magsalita si Ron kahit na dinadaldal ko siya. Pero nang tumagal ay unti-unti na rin po siyang nag-open up sa akin. Friendly po kasi ako, Papa Dudut. Exact opposites kami ni Ron. Kung si Ron ay trabaho, bahay lamang, ako naman ay kadalasan na nag-stay pa sa opisina para lang makipagkwentuhan o sumama sa mga ka-opisina ko kapag nagkakayayaang kumain sa labas o mag-videoke. And eventually po, nang nagkaroon kami ng team building ay napilit ko rin si Ron na sumama sa amin. Akalain mo tong si Ron? May side palang ganyan? Oo nga eh, nakakagulat. Ibang level ka, Aya. Maski ba to napapalambot mo, ah? Baka mamaya malaman na lang namin kayo na. Gagi. Pero why not? Ay sige, suko na ako. Alas 3 na ng umaga. See you lunchtime, guys. Ako rin. Orlox na ako. 24 hours na akong gising. Ano ba yan? Wala pala kayo eh. Oo nga, alas 3 pa lang oh. Actually, kaya ko pa naman. Kaya lang, baka malaking hadlang na ako. Ano? Basta. So sige, good night, Ron and Aya. Oh, ikaw naman kumanta. Hindi, sige ikaw na. Mukhang bitin na bitin ka pa eh. Hindi naman. Ngayon lang ulit ako nakapag-video kay after ng mga isang taon. Ha? Bakit naman? Sa totoo lang, past time kasi namin to ng ex ko eh. Ay, sorry naman. Hindi, okay lang. 4 months na rin naman kaming iwalay. 4 months? Medyo fresh pa rin yun ah. Mahal mo pa? Hindi na, ano? Ooh, defensive. Hindi, kinalimutan ko na yun. If you don't mind my asking, bakit kayo naghiwalay? 2 years din kayo, no? Nanlalaki siya. Ha? I'm sorry. Lasing na nga siguro talaga ako. First time ko yung aminin sa ibang tao, ha? Paano mo nalaman? Nag-aaway kami. Tapos, akala ko magkakabalikan pa kami. Yun pala, may spare tire na siya. Parang naganap lang siya ng excuse na makipaghiwalay sa akin. Pero
Tumatiming na lang siya na iwalayan ako eh. Hayop na babaeng yun. Ay nako, kumanta na lang tayo. Hindi ko talaga mapapatawad yung babaeng yun. Alam mo ba kung gaano kasakit sa lalaki na lokohin ng babae? Sobrang sakit sa pride nun, Aya. At ang malala nun, hindi ko alam kung gaano katagal na niya ako niloloko. Hayop talaga yung babae na yun. Magpasalamat sila, hindi ko pa sila nakakasalubong. Kundi mapapatay ko talaga sila! Ron! Kalma! Kalma lang! Hindi mo naiintindihan eh. Minahal ko si Trisha, Aya. Hindi ko alam kung bakit niya nagawa sa akin yun. Niloko niya ako. Pinagmukha niya akong tanga sa lahat ng tao. Sige, ilabas mo lang. Pinagkatiwalaan ko siya. Pero sinayang niya yun. Ngayon hindi ko na alam kung makaka-recover pa ako o kung kaya ko pang magmahal ng iba dahil sa ginawa niya. Makaka-recover ka, okay? Malakas ka. Malakas kang tao at balang araw, mababawasan na rin ang sakit na nararamdaman mo. Nandito lang kami. Nandito lang ako. Salamat, Aya. Ikaw lang ang nakakausap ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ipagsasabi kahit na kanino. Your secret is safe with me. You are safe with me. Mas naging close nga po kami ni Ron matapos ng team building naming yon, Papa Dudut. At napansin ko rin na mas naging maaliwalas na ang aura niya. At unti-unti na rin siyang nakikipagbiruan at kwentuhan sa mga teammates namin. At habang nagaganap po yan, ay nararamdaman ko rin na unti-unti ring nagbabago ang tingin namin sa isa't isa. At umabot na nga po sa puntong parang mag-MU kami at tinutukso na ng lahat ng tao sa opisina. Matapos ng dalawang buwang pagkakaibigan namin ni Ron, ay nanligaw na nga po siya sa akin, Papa Dudut. At dahil may feelings na rin naman ako sa kanya, ay agad ko rin naman po siyang sinagot. Sa puntong yon ay pakaramdam ko na ako na ang pinakamagandang babae sa opisina namin. Aminado naman po kasi ako na hindi ako kagandahan. Charming lang. At dahil no boyfriend since birth din po ako ay pakaramdam ko na napakaswerte ko sa unang boyfriend ko. Gwapo na, mabait pa. At mahal na mahal pa ako. Pero wala pa pong isang buwan mula nang maging kami ni Ron ay napansin ko na po ang unang mga red flags sa kanya. Naging napaka-protective niya para sa akin. At madaling magselo sa ibang lalaki. Nung una po ay kinikilig pa ako sa mga ginagawa niya at pakiramdam ko na parang prinsesa ako na binabakura ng isang knight in shining armor. Pero nang tumagal na, ay unti-unti ko nang nararamdaman ang pagkasakal sa kanya. Babe, upo ka muna dyan. Magme-makeup lang ako ng mabilis. Bakit kailangan mo pang mag-makeup? Sa binyag lang naman tayo pupunta. Eh palagi naman ako nagme-makeup kapag umaalis ng bahay ah. At sa ano ba yung suot mong palda? Magpalit ka nga. Ha? Anong masama dito? Ang ikli. Ang ikli? Eh nasa tuhod ko yung haba nito, maikli. Basta magpalit ka na lang. Magpantalon ka na lang. Eh hindi bagay dito sa blouse ko yung pantalon eh. Eh di palitan mo yung blouse. Problema ba yun? Ayoko. Malilate na nga tayo pag papalitin mo pa ako ng damit. Eh malay ko bang magsusot ka ng ganyang kaikse? Ano? Ang OA mo naman eh. Huwag ka nang marami pang sinasabi. Magpalit ka na lang. Ayoko. Ito yung gusto kong suotin eh. Eto. Etong suotin mo. Ayoko. Hindi ako magpapalit. Kung ayaw mo magpalit, hindi na tayo aalis. Hello? Ria? Hindi pa kami nakakaalis eh. Sabihin mo sa kanya na hindi na tayo pupunta. Baka sa reception na lang kami makasunod, Ria. May inaayos lang. Hindi tayo aalis nang hindi ka nagpapalit ng damit.
Sige, Ria. Bye. See you. Aalis na ako. Anong aalis? Sinabi ko nang hindi tayo aalis eh. Papayaan ko dito. Ako! Aalis ako! Dito ka lang! Pa! Dito ka lang sabi! Sige, iwanan mo ako. Ipagpalit mo rin ako kagaya ng ginawa ni Trisha. Ron, hindi naman ako si Trisha eh. Magtiwala ka naman sa akin. Hindi! Pare-pareho kayong mga babae! Lolokohin niyo lang akong lahat! Babe… Huwag mo kong hawakan! Sige, magpapalit na ako. Hindi na! Huwag ka na magpalit! Umalis ka na! Sige, iwanan mo na ako! Sige na, magpapalit na ako, okay? Sandali lang, magbibihis lang ako. At naulit pa po nang naulit ang mga ganong mga sandali, Papa Dudut. Sa katunayan nga po nang tumagal ay parang nabago na nga rin po ang pormahan ko para lang hindi na kami magtalo ni Ron. Kapag nagsha-shopping nga po ako ng mga damit ay hindi na ako pumipili ng mga damit na nagugustuhan ko, kundi yung mga damit na sa tingin ko ay aaprobahan ni Ron. Maski ang pagme-makeup ko po ay binabawasan ko na rin. Ang argumento po kasi palagi sa akin ni Ron ay bakit ko pa raw kailangang magpaganda at mag-makeup, gayong boyfriend ko na siya. Para po kasi sa kanya, ang isang babae ay dapat nag-aayos lang para makapang-akit ng lalaki. At nang tumagal nga po ay naging gano'n na rin tuloy akong mag-isip. Kapag nakakakita po ako ng babaeng naka-makeup at naka-porma, ang una ko pong iniisip ay malandi ito at ginagawa lang yon para makapang-akit ng lalaki. At eventually nga po, maski ako ay naging selosa na rin. At iniisip ko na kapag may kausap si Ron na maganda at mapormang babae, ay nilalandi nito ang boyfriend ko. Eventually po ay napansin na nga rin po ng mga kaibigan ko at ng mga ka-opisina ko ang pagbabago sa pananamit at sa itsura ko. Tinutokso po nila ako na ganun daw ba talaga kapag may boyfriend ng gwapo. Nawawala ng pakialam sa sarili dahil nakuha na ang gusto. Kaya mas lalo ko rin pong naisip na tama nga si Ron. At tama lang na magpakalosyang na ako. Tutal ay may boyfriend na rin naman ako. Naisip ko rin po kasi noon na kaya lang naman po nagkakaganon si Ron ay dahil na-trauma siya sa kanyang ex-GF na si Trisha. Naisip ko na hindi naman kasalanan ni Ron kung naging paranoid siya sa akin at sa relasyon namin. Dahil minsan na siyang niloko ng babae. Naisip ko rin po na temporary lang naman siguro ang ganong pag-uugali ni Ron dahil hurting pa siya. Pero kapag nakapag-move on na po siya ng husto, sa nangyari sa kanya ay magbabago rin ito. Ang kailangan ko lang din gawin ay intindihin siya at pagbigyan ng mga gusto niya habang naghihilom pa ang kanyang puso. Pero ang nangyari po, Papa Dudut, ay tila ako ang nagbago. Hindi ko namalayan sa pag-a-adjust ko kay Ron at sa pag-a-under ko sa kanya ay ang pagkatao ko mismo ang magbabago. Kung dati po ay masiyahin ako at outgoing, unti-unti na rin po akong umiiwas sa mga tao at tulad ni Ron ay naging opisina bahay na lang po ako. Tumatangki na rin po ako kapag inaaya kami na lumabas ng mga ka-opisina namin. At wala po akong kaalam-alam ay lumiliit na rin ang mundo ko. At halos kay Ron na nga lang po umiikot ang buhay ko. Pero sa kabila po ng mga ginawa kong pag-a-adjust at pang-uunawa kay Ron ay parang mas lumala lang po siya, Papa Dudut. At kahit na isara ko na halos ang sarili ko sa mundo ay patuloy pa rin ang pagiging siloso ni Ron. Oh, bakit ka tumatawa dyan? Wala, may binabasa lang akong interview ni Ruru Madrid. Nanunood tayo ng TV dito kung ano-anong ginagawa mo. Eh, commercial pa naman eh. Kaya nag-cellphone na muna ako. Ewan ko sa'yo. Uy, nagsiselos ka ba, babe?
Hindi ako nagseselos. Uy, selos siya eh. Ano ba? Grabe naman to, ang sungit mo. Hindi ako nagsusungit. Ano na naman bang problema, babe? Alam mo na kung bakit. Ha? Ano? Anong ginawa ko? Eh, nakakabastos eh. Ha? Nakakabastos ang alin? Yung pinapakita mo pa sa harapan ko na nagnanasa ka sa ibang lalaki. Ha? Yung kay Ruru Madrid? Seryoso ka? Bakit ka magsiselos doon eh, artista yun? At saka kamukha mo naman yun eh. Wala akong pakialam. So ibig sabihin, kung hindi yan artista, papatusin mo? Kaya mo ako nagustuhan dahil kamukha ko? So kung may makita kang ibang kamukha niya na pakalat-kalat dyan sa kalsada, lalandiin mo? Ron, sobrang paranoid mo. Paranoid? Hindi ako paranoid. Alam na alam ko na yung mga karakas yung mga babae kayo. Ron, pwede ba? Hindi ako kagaya ng ibang babae. Hindi ako yung ex mo. Shut up! Malandi ka rin. Lahat ng babae, kapag hindi mo binantayan, malandi. So anong gusto mo? Sa'yo lang ako nakatingin? Sa'yo ko lang paiikutin yung mundo ko? Oo! Bakit? Ganon din naman ako sa iyo. Nakita mo ba akong tumitingin sa iba? Nakita mo ba akong naglalaway sa artista? Eh paano kung hindi ko kayang gawin yan? Paano kung ayaw kong gawin yan? Ano? So inaamin mong malandi ka talaga? Hindi ako malandi! Hindi ka lang normal! Anong sinabi mo? Anong gusto mong palabasin ha? Na may sira ako sa ulo? I'm sorry, hindi yun ang ibig kong sabihin. Yun ang ibig mong sabihin? Ang sama ng ugali mo? I'm sorry, hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako. Bahala ka dyan! Ron, sandali! Kapag kasama ko po si Ron ay pakaramdam ko na kailangan kong mag-ingat sa bawat kilos ko, Papa Dudut. Isang mali lang na masabi ko o isang reaksyon lang na hindi pag-ingatan ay pwede nang masamain ni Ron at mauwi agad sa away. At palagi ako ang pinalalabas niyang masama. Insensitive at makasarili. Minsan tuloy ay pakaramdam ko na ang sama-sama kong tao. At dinadala ko po ang lahat ng ito ng mag-isa. Mula din po kasi nang naging kami ni Ron ay naging madalang na ang pag-uwi ko sa bahay. At halos hindi na nga rin po ako nakakalabas kasama ng aking mga kaibigan. Sa mga oras naman po na nasa opisina ako at mga pagkakataon na may kasama akong ibang tao ay hindi ko rin naman po nakikwento ang mga personal kong pinagdaraanan. Sinasabi ko na lang na masaya ang relasyon namin at clingy lang kasi kami sa isa't isa ni Ron. Kaya't hindi na ako nakakalabas. At habang kinikilig sila sa amin ay wala silang kaalam-alam na kasinungalingan ang lahat ng yon. At malayong malayo na sa katotohanan. Pinoprotektahan ko rin po kasi si Ron sa maaaring isipin ng ibang tao, Papa Dudut. At ayaw ko rin namang ipaliwanag pa sa kanila ang mga pinagdaraanan ni Ron, kaya siya nagkaganon. Pero ang hindi ko namamalayan ay sa pagpoprotekta ko kay Ron at sa pag-aalaga sa kanya at pag-iintindi sa kalagayan niya, ay ang pagpapahalaga ko na pala sa aking sarili ang unti-unting nauubos. Naku, mabuti naman at napaunlakan mo na kami ngayon. Ba? Ilang buwan ka na naming hindi nakakasama sa galaan, ha? Oo nga eh. Miss na miss ka na namin, bruha ka. Bakit pala hindi mo kasama si Ron ngayon? Ah, umuwi kasi siya ngayon sa kanila sa probinsya. May emergency lang na inaasikaso. Ganon? Nagkakatime ka lang sa amin kapag wala siya? Kaya naman pala biglang nag-ayos ka ulit ngayon, ha? Kasi wala si Ron. Buhay single! Uy, hindi ah. Loyal ako. Huwag kayong ganyan. Sus, ito naman. Joke lang. Uy, friend, nga pala. Marami raw opening ngayon sa Dubai. Mag-a-apply kami. Gusto mo, jumoyin ka na sa amin. Ah, talaga? Naku, pero ano eh. Si Rona naman. Eh di, ayayin mo rin siya. Naku, hindi papayag yun. Ayaw umalis nun sa Pilipinas. Andito yung comfort zone nun eh. Eh di, ikaw na lang.
Ayoko, ang hirap din kaya ng LDR. Eh, sandali lang naman yun. Mag-iipong ka lang doon, tapos babalik ka rin naman dito. At saka diba dati, ikaw yung atat na atat sa atin na mag-Dubai? O eto na oh, nagmamas hiring daw yung kumpanya ng auntie ko doon. At may maglalakad sa atin, walang problema. Oo nga, pilitin mo na lang si Rona sumama. Hindi ko mapipilit yun. Mukha talagang seryoso na kayong dalawa, no? Oo naman. Eh, anong plano nyo? Ayun, mag-iipon, tapos magpapakasal, tapos siya na lang magtatrabaho, tapos sa bahay na lang ako mag-aalaga ng mga bata. Wow, housewife material ka pala. Nagagawa nga naman ang pag-ibig. Teka, eh bakit ganyan ang mukha mo? Parang hindi ka naman kumbinsido, Aya. Ha? Hindi. Okay nga yun eh. Sauce? Aya, umamin ka nga. Nagkakaproblema ba kayo ni Juan? Kami? Wala. Bakit mo naman nasabi yan? Wala lang. At saka, hindi naman sa pag-aano ha, pero para kasing recently nagbago yung aura mo. Oo nga, tama ka dyan. Paano nagbago? Dati kasi palagi kang high energy, bubbly, ganun. Tapos ayun, parang bigla kang kumalma. Pero recently, parang hindi ka naman mukhang in love. Parang mukhang pagod, ganun. Hindi. Ano kasi, stress lang sa trabaho. Sos! Sige na, splok na. Tay-tay lang naman eh. Wala nga. Shucks, si Ron. Teka, sagutin ko lang to. Ron? Nasaan ka? Nag-dinner lang kami ni Mabel. Pambira! Dalawang araw pa lang akong wala dyan, nagwawala ka na. Ron, si Mabel lang naman to eh. Sige na, sige na. Baka nakaka-istorbo pa ako. Hindi, uuwi na ako. Sige na. Huwag na, dyan ka na. Magpakasaya ka dyan. Goodbye! Ron! Ah! Maraming beses na rin po kaming naghiwalay ni Ron, Papa Dudut. Pero palagi rin naman kaming nagkakabalikan. Siguro'y isang buwan na yung pinakamahaba naming cool off. Pero hindi rin ako nakakatiis at ako pa rin ang unang lumalapit. Humihingi ako ng tawad at sumusuyo sa kanya. Karamihan po kasi ng away namin ni Ron ay ako ang unang humihingi ng tawad at nagpapakababa. Siguro'y isa o dalawang beses pa lang po yun nang si Ron mismo ang sumuyo at humingi ng tawad sa akin. Pero kahit sa mga pagkakataong yon, ay nagawa pa rin niyang palabasin na kasalanan ko ang mga pangyayari dahil masama akong tao at hindi ko siya naiintindihan. Alam ko naman pong toxic na po talaga ang relasyon namin ni Ron, Papa Dudut. Pero hindi ko pa siya magawang hiwalayan dahil mahal ko siya at nagigilty ako. Sa mga oras kasi na maayos si Ron at hindi kami nagkakaaway, ay sweet naman po siya at malambing. At isa nga po sa mga paulit-ulit na sinasabi niya sa akin, ay ako lang daw ang nag-iisang tao na meron siya. Kaya't sobrang thankful din po ako sa naging relasyon namin, na naging magkarelasyon kami. Hindi daw niya alam kung makakasurvive siya kung hindi ako dumating sa buhay niya. Marahil ay dahil din po sa pinagdaraanan ko kay Ron ay tila unti-unti na rin pong naisantabi at napabayaan ang sarili ko. Kagaya nga po ng napansin ng mga kaibigan ko ay totoo nga po na naging mas tahimik at sarado ako sa tao. Kung minsan ay nahuhuli ko rin po ang aking sarili na nagagalit kay Ron dahil pakaramdam ko po ay napakaraming mga bagay at opportunity ang tinanggal niya sa akin. Pero wala rin naman po akong lakas ng loob para iwanan siya. At umabot na nga po sa puntong naka-apekto na rin sa aking pisikal na katawan ng depresyon na aking nararanasan. Sa loob po ng isang taon ay nag-gain po ako ng 50 pounds sa timbang, Papa Dudut. Tuluyan na rin po akong nawala ng ganang manamit at pinanindigan ko na lamang ang pagiging losyang.
at ang pagkain ng mga comfort food ang siyang naging takbuhan ko sa tuwing nagkakaproblema kami ni Ron. At etong bagay na ito ay hindi rin naman nagustuhan ni Ron, Papa Dudut. Kung dati kinokontrol niya ang aking pananamit at pagmi-makeup, ngayon ay baligtad naman. Gusto niya akong papayatin dahil kung minsan daw ay napagkakamalan na kaming magnanay ng mga tao at nakakahiya daw. Lahat daw kasi ng aking gawin ay babalik din naman sa kanya. At gusto ko raw bang isipin ng ibang mga tao na masama at konsentidor siyang boyfriend. Kaya naman dumating na rin sa punto na pinaghigpitan ako ni Ron, lalong-lalo na sa diet ko. Babe, inaaya pala tayo ni Namabel sa despedida nila sa isang linggo. Ayoko. Ikaw, kung gusto mong sumama, edi bahala ka. Okay, sige. Hindi na rin ako pupunta. Bahala ka. Babe, try rin kaya nating mag-abroad. Napag-usapan na natin yan, hindi ba? Pero babe, mas mapapadali kasi tayong makapag-ipon kapag nag-abroad tayo. At saka marami daw hiring sa Dubai ngayon. Hindi tayo mag-a-abroad. Dito lang tayo sa Pilipinas. Okay. Huwag ka nang kumuha ng kanin. Ha? Eh may ulam pa ako eh. Uubusin ko na lang. Huwag ka na sabing kumuha ng kanin eh. Ang taba-taba mo oh. Grabe ka naman sa akin. Grabe? Sandali. Oh. Ano yan? Weighing scale. Tumayo ka dyan. Ano? Tumayo ka dyan at sabi mo na grabe ako sa'yo. Ron! Tayo sabi! Oh, nakatayo na ako. Basahin mo kung ano nakasulat dyan. 185 pounds. Anong height mo? 5'3". Timbang ba yan ng normal na babae na 5'3 ang height? Hindi. Pwes, gawan mo ng paraan. Iligpit mo na yung pinagkainan mo. Oh, ano yan? Ang sama-sama mo naman kasi sa akin eh. Ako ang masama? Hindi ba't para sa kabutihan mo rin naman yung ginagawa ko? Kung isang araw bumagsak ka na lang dyan dahil inatake ka na sa puso sa sobrang katabaan mo, sinong sisisihin ng mga tao? Hindi ba ako rin? Nang maski ang pagkain ko ay kinontrol na ni Ron, ay doon na nga po ako nakaramdam na gusto ko na talaga siyang hiwalayan, Papa Dudut. At habang pinagpwersa niya ako na bawasan ang aking pagkain kapag magkasama kami, ay bumabawi naman ako sa pagkain kapag ako na lamang. At sa puntong yun ay parang kumakain na lamang ako ng marami, hindi dahil gusto ko, kundi para makapaghiganti kahit na papaano kay Ron. At sa totoo lang ay umabot na ako sa puntong kain ako ng kain hanggang masukan ako. At dahil bumukod na rin po ako sa pamilya ko ay wala pong ibang nakakaalam na umabot na rin ata sa utak ko ang stress na inabot ko sa pakikipagrelasyon ko kay Ron. Diring-diring na po ako noon sa aking itsura, sa mga pinagagawa niya at sa aking sarili, Papa Dudut. Kung bakit ako umabot sa ganitong punto at kung hanggang kailan ko matitiis ang maging bilanggo sa relasyong matagal na akong hindi masaya. Kaya nang minsang nauwi na naman ang isang maliit na hindi pagkakaunawaan namin sa isang malaking bagay, ay kinuha ko na po ang opportunity na yon para tuluyan ng makipaghiwalay kay Ron. Pero isang linggo lang matapos kong tiisin ang tawag at pangungulit niya para makipagbalikan, ay nabigo pa rin akong makawala sa kanya. Anak, ang laki ng inilobo ng katawan mo ah. Hindi na normal yan ah. May pinagdadaanan ka ba? Ang totoo niyan, ma, pa, kaya rin muna ako bumalik dito sa atin para magpalipas ng oras. Nakipaghiwalay na po kasi ako kay Ron. Ay, sinasabi ko na nga ba eh. Stress eating yan. Huwag mo masyadong alalahanin yun.
pag-ibig lang yun. Marami pang iba dyan. Eh, kailan ba kayo naghiwalay? Mag-iisang linggo na po. Ha? Isang linggo pa lang? Pero matagal ka na namumroblema sa kanya. Medyo po. Ano ba ang dahilan? May ibang babae ano? Ay, nako. Sinasabi ko na nga ba. Sakit yan ang mga gwapo. Eh, sakit din yan ang tatay mo dati eh. Mabuti na lang, hindi na siya gwapo ngayon. Kaya gumaling na. Sus! Puro haka-haka ka lang naman sa akin nun eh. Wala namang problema. Eh teka, ano nga bang dahilan? May babae ba? Nako, iharap mo yan sa akin at bubugbugin ko yan. Hindi naman po. Wala naman pong third party. Hay nako, huwag mo nang ipagtanggol. Mabihirang lalaki yan oo. Tumaba ka lang ng konti, ipinagpalit ka na sa iba. Tama na yan, makipaghiwalay ka na riyan ha? Marami pang iba dyan! Hindi nga po third party ma. Sino kaya to? Unknown number eh. Oh, ay di sagutin mo para malaman mo kung sino. Hello? Aya! Nakasakay ako sa motor ngayon! 160 ang takbo ko! Nasa highway ako! Ano? Ma, pa, sandali lang ah. Lalabas lang ako. Ron! Anong ginagawa mo? Kapag namatay ako rito, tandaan mo, kasalanan mo to! Ron, please, itigil mo na kung ano man yung ginagawa mo! Sa bilang ng tatlo, bibitiwa ko itong manibela! Habang tuloy pa rin ang takbo ng motor, titinapon ako at wala din ako talaga helmet! Tsaka ang magiging kamatayan ko! Ron, please! Itigil mo na yung motor! Huwag mo gawin yan sa sarili mo! Maririnig mo ang lahat ng daranasin ko hanggang ulihinig ako! Ron, please! Mag-uusap tayo! Please, Ron! Isa! Dalawa! Makikipagbalikan na ako! Ron, please! Itigil mo na yan! Hindi mo na ako mahal! Mahal kita, Ron. Please. Itabay mo na yung motor. Mag-uusap tayo. Hindi mo na ako mahal! Walang nagmamahal sa akin! Mag-isa lang talaga ako sa mundo! Ron, please. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Mag-uusap tayo. Hindi mo ako mahal! Wala kang kwenta ang tao! Ron, please. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Mahal kita. Eventually po ay sinabi na rin sa akin ni Ron kung nasaan siya. Sa Marcos Highway, nang marinig ko po ito ay agad-agad akong umalis sa amin sa Valenzuela. Naghanap ng taxi at pinuntahan si Ron sa Marcos Highway. Kahit na alas 11 na ng gabi. At sa buong kaganapan pong yun mula nang umalis ako sa bahay hanggang sa makarating na po ako sa kinakaroonan ni Ron, ay hindi ko po ibinababa ang telepono para masiguro ko na walang mangyayaring masama sa kanya. Sa awa ng Diyos ay natutong ko rin po ang kinakaroonan ni Ron Papa Dudut. Nakita ko po ang kanyang motor sa gilid ng highway at siya naman ay katabi nito. Nakaupo at umiiyak. Nagpababa na po ako sa taxi at nilapitan ko siya at tinabihan. Nag-usap po kami hanggang sa bukang liwayway. At nang umalis po kami sa tabi ng highway ay kami na ulit. Pero sa totoo lang po papadudot sa mga oras na yon. Kahit na sinasabi ko kay Ron na mahal ko siya at ayoko na may mangyari sa kanya at mawala siya sa buhay ko. Ang totoo po niyan ay guilt na lamang po talaga ang natitirang umiiral sa akin sa mga panahong yon. At takot na maging ako ang dahilan ng pagkamatay niya. Sa mga panahong yon ay na-realize ko na parang ang tanging paraan lang para makawala ako sa relasyon namin ay kapag may namatay o nagpakamatay na ang isa sa amin. Ngunit isang araw sa hindi inaasahang pagkakataon ay naospital ang tatay ko at halos 1 milyon ang inabot ng aming nagastos. At dahil sobrang bilis na mga pangyayari ay napilitan tuloy kaming mangutang kung kani-kanino para lamang mabayaran ang mga bills sa ospital
at maipaopera kaagad ang ama ko. Nalaman po namin na may stage 2 cancer si Papa. At para maagapan ang paglala ay kinakailangan pong ipa-chemotherapy siya. Parang sinakluan po ng langit ang pamilya namin noon, Papa Dudut. At para makabawas sa gastos ay sinesante na rin po namin ang kasambahay ni na Mama at Papa. At kami na lang din po ang naghahalinhina ng pagbabantay at pag-aalaga kay Papa sa mga oras na wala kaming trabaho. At hindi ko po akalain na maski ito ay mamasamain ni Ron. Nung mga unang linggo ay okay pa kay Ron, pero nang tumatagal ay nagsimula na siyang mainis dahil nawawala na raw po ako ng oras sa kanya. Sa mga panahong pong yon ay patuloy pa rin ang pagbabantahan ni Ron ng pagpapakamatay. Kaya naman pakaramdam ko ay hinahati ako ng dalawang taong nag-aagaw buhay at wala akong kalaban-laban sa sitwasyong yon. Isa na lang po to, Pa. Hindi ko na kaya. Busog na ako. Dali na, Pa. Kukunti pa lang ang nakakain mo. Kailangan mo magpalakas para sa chemo. Sige na nga. Very good. O sige, itatabi ko na to, ha. Bukas, dapat mas marami ka nang makain, ha. Anak, naisip ko, huwag na kaya akong mag-chemotherapy. Ano ka ba, Pa? Paano ka gagaling yan? Sobrang hirap, anak. Sawang-sawa na ako sumuka. Mas mabuti pa siguro na mamatay na ako kesa naman ganito. Wala pang kasiguraduhan kung gagaling ako. Pa, kumapit ka lang, okay? Gagaling ka. Manalig ka lang. Huwag kang magpapatalo sa paghahina ng loob. Marami dyan gumagaling sa cancer. At isa ka doon, okay? Pero anak, sobrang gastos na rin eh. Ayoko namang mabaon kayo sa utang ng mga anak ko. Matanda na ako. Nakapag-enjoy na ako sa buhay. Yung gagastusin niyo sa akin, ipunin niyo na lang para sa kinabukasan ninyo. Pa, hindi. Huwag kang magsalita ng ganyan. Magiging miserable ang buhay naming lahat kapag nawala ka. 55 years old ka pa lang. Bata ka pa. Na hindi ka pa nga senior citizen. Ayoko namang hindi na kayo makapag-asawa dahil lang sa kababayad sa mga utang natin sa pagpapa-ospital ko. Shhh! Huwag mo nang isipin yan, Pa, okay? Mag-relax ka at ifo-focus natin lahat ng atensyon sa pagpapagaling mo, okay? Para mabilis ka nang makarecover. Sagutin mo na yan. Kanina pa yan tawag ng tawag sa'yo. Sige na, inaantok na rin naman ako at makakatulog na ako maya-maya. Sige po, Pa. Labas lang po muna ako. Hello? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Nagluluto ako ng hapunan kanina. Hindi ko narinig yung tawag mo. Ilang oras na nakakalipas yun? Hindi mo man lang chinek phone mo kung tumatawag na ako? Sorry, busy kasi dito eh. Anong oras kita susunduin dyan? Ano kasi, may emergency daw si ate sa opisina ngayon. Hindi niya masabi kung kailan siya makakapunta dito. Ano ba yan? Eh nung isang linggo nagka-emergency din siya. Eh ganun talaga eh. Hindi naman maiwasan. Siyempre, na-promote na siya dun sa trabaho niya. Mas marami ng responsibilidad. At ikaw, paano na ang mga responsibilidad mo? Babe, responsibilidad ko si Papa. At ako hindi. Ilang linggo na akong malungkot at nag-iisa. Parang wala akong girlfriend. At sigurado ako, ginagamit mo pang rason yung tatay mo para hindi makipagkita sa akin. Babe, ano ka ba? O sige, kung gusto mo, dito ka nalang pumunta sa bahay. Dito na lang tayo mag-date. Total, matutulog na naman na si Papa eh. Pwede tayong manood ng DVD sa salas. Ayoko! Bahala ka dyan!
Hindi ka talaga maasahan. Wala kang pakialam sa akin. Hello? Ron? Estig buhay ito! Kahit na galit na po ako kay Ron ay hindi ko na rin po siya magawang iwanan. At sa mga oras na yon ay unti-unti ko na rin naiisip na baka naman dati pa talagang ganon ang ugali at pagkatao ni Ron. Na kaya sila nagkahiwalay ng ex-GF niya ay hindi dahil sa nanlalaki ang ex niya, kundi dahil napuno na rin ito ng toxic na ugali ni Ron. At aaminin ko po na kaya ko rin po naisip ang mga bagay-bagay na yon ay dahil unti-unti na rin po ako nagkaroon ng mga pantasya na isang araw ay may isang lalaki na darating sa buhay ko at ililigtas ako sa pagkakabilanggo kay Ron at sa lahat ng mga problema ko. Pero mabuti na lamang po na kahit naroon ako sa ganoong marupok na estado ay hindi pa rin po ako nagpadala sa tukso at sa mga padalos-dalos na aksyon na alam kong pagsisisihan ko din balang araw. Bukod pa dyan ay tadtad na rin po ako ng problema sa pera dahil sa pagpapagamot ni Papa. Kaya naman as much as possible ay tinatatagan ko na lamang ang aking loob. At pinagbibigyan na lang din sa abot ng aking makakaya ang pagiging demanding ni Ron sa oras at atensyon. Kahit na may mga oras na gusto ko na rin magwala at makipaghiwalay sa kanya. Eventually po ay talagang nagkapatong-patong na po ang gastos namin sa pagpapagaling ni Papa. Kaya give up na rin po namin ang inuupahan kong apartment para makatipid. At umabot na rin po kami sa punto na nagsanla na nga kami ng mga alahas. At nang naabot na po namin ang rock bottom, ay doon ko na po talaga naisip na pag-aabroad na lamang ang magiging solusyon para agad kaming makabayad at maiwasang malubog sa interes ng aming mga pinagkakautangan. Kaya lingid po sa kalaman ni Ron ay nag-apply ako ng trabaho sa Dubai. At sa puntong yon ay hindi ko na po naisip kung magagalit siya o hindi. Ang iniisip ko na lamang po ay kung makapasok ako sa trabaho ay doon ko na lamang haharapin ang sitwasyon. Ang kaso po Papa Dudut ay nakapasa ko. Babe, may sasabihin ako. Ano yun? Babe, alam ko na pag-usapan na natin to. Pero bakit hindi natin subukan na mag-abroad? Eh alam mo naman na palang na pag-usapan na natin eh. Bakit pinag-uusapan pa natin yan ngayon? Babe, ano kasi nag-apply ako sa Dubai, tapos nakapasa ako. Bakit hindi mo kinonsulta sa akin yan bago mo ginawa? Eh alam ko naman kasi na hindi ka papayag eh. Eh alam mo naman pala eh, bakit ginawa mo? Gusto mo akong suwayin? Gumagawa ka na naman ng bagay ng palihim sa akin. Pinagmumukha mo na naman akong tanga. Babe, hindi. Hindi kita gustong pagmukhaing tanga. Natatakot lang ako sa'yo, sa magiging reaksyon mo. Natatakot? Bakit? Ano ba ako? Halimaw ba ako para katakutan mo? Hindi. Ayoko lang na pagmula na naman ang away natin to. Pero ginawa mo pa rin. Nag-apply ka pa rin. Nang hindi ko pa alam. O ano ngayon? Hindi ba't nauwi rin naman sa away? Huling beses mo nang gagawin ng ganyang bagay sa akin. At hindi mo tatanggapin ang trabaho na yan. Babe, please, para naman to kay Papa eh. Huwag mong gamitin ang tatay mo para makalayo sa akin. Ha? Babe, hindi ko gustong lumayo sa'yo. Sinungaling! Gusto mo akong layuan? Nararamdaman ko, matagal na. Ngayong ganyan ang nangyari sa tatay mo, sasakyan mo yung kaganapan na yan para makakuha ka ng rason na makipaghiwalay sa akin. Babe, kaya nga kita inaaya na mag-abroad tayo, diba? Ha! Tumigil ka! Sinungaling ka! Gusto mo akong takasan! Babe, please! Tumigil ka sa kaka-babe-babe mo! Hindi ka na nahiya! Kagamitin mo pa ang tatay mo para nang umiwalay sa akin! Ron, please! Tama na! Bakit na bagod na ako sa'yo! Paulit-ulit na lang tayo!
pagod? Ha? So ang tagal mo nang titimpi sa akin, ganon? So totoo nga, gusto mo akong iwalayan? Eh kung sabihin ko nga! Ano? Paano kung gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo? Animal ko! Sinampal mo ko? Sinasampal mo pa ako ngayon? Lumon na, abad ka na, ha? No! I hate you! I hate you! Babe, sorry. Sorry, nabigla lang ako. Huwag mo akong hawakan! Layuan mo ako! Babe, I'm sorry. Nabigla lang ako. Mahal na mahal kita. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan! Babe, please naman. Huwag mo akong matawag-tawag na babe! Tapos na tayo! Wala kang kwentang tao! Saan ka pupunta? Tulong! Tulong! Sige! Iwanan niyo ako lahat! Katulad ka rin nila! Kahit na hindi po ako hinabol ni Ron ay dumiretso pa rin po ako sa barangay upang i-report ang nangyari. Natakot po kasi ako sa maaaring gawin sa akin ni Ron, lalo pat pinagbuhatan niya ako ng kamay at sinaktan ng huli naming away. Matapos po noon ay sinubukan ko rin pong kontakin si Ron para makipag-ayos. At aaminin ko po sa inyo, Papa Dudut, naging isang napakalaking temptasyon para sa akin ang makipagbalikan sa kanya. Lalo pat nung sinusuyo niya ako ay ipinapakita naman niya sa akin ang malambing at malambot na side niya. Pero tinatagan ko po ang aking damdamin at sa tuwing nararamdaman ko po na lumalambot na rin po ako sa kanya, ay pinipilit kong alalahanin ang mga sandali na naging malupit at marahas sa akin si Ron para tumatag akong muli sa aking naging desisyon. 4 na buwan na po ang lumipas mula nang nagkahiwalay kami ni Ron, Papa Dudut. At aaminin kong may kirot pa rin na nararamdaman ng aking puso. Kahit na papaano sa tuwing naaalala ko siya. Nang tumigil na rin pong makipag-communicate sa akin si Ron ay may bahagi rin po sa akin na parang pinupunit. At doon ko na-realize na talagang wala na kami. At tapos na ang lahat ng paghihirap ko sa kanya. Masakit, Papa Dudut. Pero pakaramdam ko ay nakalaya na rin ako sa kalasag ng aming toxic na relasyon. Sa puntong yun ay iniwasan ko na rin po ang magpatali sa guilt na baka kung ano na ang ginagawa ni Ron sa sarili niya. Sa puntong yun ay narealize ko at natanggap ko na rin po na hindi ko obligasyon si Ron. Hindi niya kailangan ng GF, Papa Dudut. Ang kailangan niya ay ang magpatingin sa espesyalista. Ngayon ay binabalikan ko na ang lahat ng mga nangyari sa amin ni Ron. Pakaramdam ko po ay napakatanga ko sa mga panahon na yon. Alam kong umabot na ako sa punto na kapag sinabi sa akin ni Ron na dilawang kulay green ay maniniwala na ako na dilawang green. Pangit mang sabihin pero sa tingin ko ay kung hindi na ospital ang ama ko, o kung hindi kami nagkaroon ng krisis ay hindi na ako magkakaroon ng lakas ng loob para tumayo sa aking sarili at kumawala kay Ron. Tinanggap ko na rin po ang trabaho ko sa Dubai at nakaschedule na rin po akong lumipad sa 1 buwan. Sana po ay maabutan kong mapakinggan itong aking kwento at mabasa ninyo sa radyo bago ako bumiyahe. At sana ay yun na rin po ang huling beses na makarinig ako ng ganong klase ng kwento. Na wala na rin ibang tao na makakaranas ng mga bagay na kagaya ng sinapit ko nang dahil sa ilusyon ng pag-ibig. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Aya.